Malaki o mano ang tsansang tanggapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posisyong maging drug czar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon ito kay dating PNP Chief at Senate Committee on Public Order and Safety Dangerous Drugs Chair, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay de la Rosa, suportado niya ang anumang posisyon na iaalok ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Duterte. Well, that's just only a wild suggestion kami from Senator Bongo na kung ako naman ang tanong ninyo, well, suportado ko yan, yung ganong rekomendasyon. Pero it all depends sa government ngayon, sa liderato ng gobyerno, kung i-offer nila yung ganong position sa ating Pangulo, sa ating former President. At depende rin yan kay President Duterte, former President Duterte, kung tatanggapin niya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs noong Martes, naitanong ni Senator Bongo sa Philippine National Police kung makatutulong ba sa pagsugpo ng ilegal na droga sakaling italaga bilang drug czar si dating Pangulong Duterte. Ito ay upang hindi raw masayang ang sinimulan ng nagdaang administrasyon hinggil sa kanilang kampanya laban sa ilegal na droga upang masugpo ang kriminalidad sa bansa. Gayunpaman, naniniwala raw si Go sa kakayanan ng PNP hinggil sa paglaban sa kriminalidad. Pinaman sir, huwag nating sayangin yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga. Pag bumalik yung illegal na droga, alam na natin babalik yung kriminalidad at babalik yung korupsyon. Yun lang po ang pakiusap ko sir. Malaki po ang tiwala namin sa iyo. At last isang question lang po sir. Kung sakasakali lang, sa inyong dalawa po, hindi naman po, ang prerogative naman po yan ng presidente, no? Ng appointing authority. Kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Sagot naman ni PNP Chief Benjamin Acorda, tatanggapin niya kung sino man ang itatalagang drug czar ng kasalukuyang administrasyon. Appointing the former president as a drug czar. But anything on the campaign against illegal drugs po, I'll be supportive po. Sabi pa ni De La Rosa, inoobserbahan din daw ni Duterte ang paraan ng kasalukuyang administrasyon sa kanilang programa upang masugpo ang illegal na droga sa bansa. I cannot speak for and in behalf of President Duterte, pero sa nakikita ko, given the current drug situation in the country, na parang nasasayangan siya sa ating accomplish during his term as president, baka por la patria, por la buong country, para sa bayan, baka tatanggapin niya. Tila mukhang nabuburat na siya sa buhay niya doon sa Davao na wala siyang ginagawa. Sanay siya na busy siya. Pag siya nabuburat doon, kakanain niya yung offer na yan kung i-offer sa kanya. Most likely, ha? Taong 2016, pag-upo ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pwesto, agad niyang sinimula ng kanyang kampanya laban sa illegal na droga sa buong bansa na Oplan Tukhang. Naging laman ito ng kritisismo dahil sa mga naging biktima ng extrajudicial killings. Libo-libong katao din ang nawalan ng buhay dahil dito. Sinusubukan pa naming kuhanan ng panig ang Makabayan Block, pero wala pa silang inilalabas na pahayag hanggang sa mga oras na ito. Una nang tinanggihan ni Duterte ang alok na maging drug czar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Marcos. Kinakailangang idaan sa appointment committee ng kasalukuyang administrasyon ang pagtatalaga ng mga karagdagang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.